Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Maano makita ang mga scam na nagtatarget sa mga Pinoy na overstayers sa UAE? Binubuod nito ang mga babala ng mga independenteng Pilipino na voluntaryo na tumutulong sa mga kapwa Pilipino na lumalampas sa pananatili sa pag-a-apply para sa amnestiya. Kahit na ibinangon nila ang mga alalahanin na ang mga umanay scammer ay maaaring nagkakaroon ng isang field day na nagbibiktima sa mas desperado ng mga kabayan, ngayong pinalawag pa ang programa ng 2 buwan o hanggang December 31, 2024. Dahil dito, ang mga voluntaryong ito mula sa mga karanasan ng mga overstayer na nabiktima sa unang 2 buwan ng programa ay nagtaas ng mga pulang bandila na dapat bantayan ng mga aplikante ng amnestiya. Ang pinaka-noticeable ay ang walang physical office. "The most noticeable is that there is no physical office," said Christy Tan Beja, accountant at an oil and gas company, who along with husband Jera has been assisting Filipino overstayer kasama mga programa mula noong nagsimula ito noong September 1, 2024. Puro Facebook announcement lang at WhatsApp. May iba pa na number ay Pinas na number, pero yun ang gamit sa WhatsApp para di matrace dito sa... She added, "It's all Facebook announcements only in WhatsApp. May mga gumagamit din ng WhatsApp number from the Philippines para hindi matrace dito." Ang isa pang pulang bandila, sabi ni Veja, ay... ang sinasabi na sinasabi scammer sa isang biktima na ang mga papeles ay pinaproseso na, ngunit walang numero na transaksyon na ibinigay o patunay na ang aplikasyon ay nailodge. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Vietnamese huli sa pagpatay sa kababayan din nila. Ayon sa news na ito, hinuli noong November 14 ng mga pulis ang 5 lalaki na parehong Vietnamese matapos mapatunayan sabit sila sa pagpatay sa kababayan din nilang lalaki. Ang bangkay na lalaki ay nakita sa isang nasunog na kuruma noong nakaraang February at malaking possibility na may kinalaman dito ang 5 hinuli. Pinasok nila ang bahay ng babae at kinakasama ng namatay na lalaki. Kanila itong sinaktan at kinuha ang mga cellphone at cash money na umabot na 375,000 yen. Itinangay din nila ang lalaki at nakita na lamang itong patay na. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Chika Talk for Today. Ken Chang binasag ang tahimik sa mga negosyan ng syndicated stopa. Pinasag ng kapuso after na si Ken Chang kanyang pananahimik hiyo sa mga kasong syndicated stopa na isinampalaban sa kanya. Sa isang post ng Instagram, tinugon na ni Chan ang issue, nagpapaliwanag na ang kanyang pakikipagsapalalan sa negosyo, habilang ka-fake laws, ay nabigo hindi dahil pandaraya, ngunit dahil sa mga paghihirap sa pananalapi. Pinahayag ni Chan ang kanyang pagkadismaya sa mga paratang, na pinaniniwalaan niyang nagmumula sa mga pagtatangkas na sirayan ng kanyang reputasyon. Inakusahan din niya ang inang konsosyo sa negosyo na sumabutay sa kanyang negosyo. Humingi ng paumanhin ang aktor sa mga apektadong brand at kumpanya na nagpahayag ng panghihinayang sa anumang pinsalang na idulot. At pasalamat niya siya sa kanyang mga tagapsuporta at humingi ng kanilang mga panalangin bilang kanyang pangako na ipagnabat ng kanyang karera at linisin ng kanyang pangalan. At siya na ating Chika Talk for today. Maraming salamat, Miss Anne. Honto ni arigato gozaimasu. Thank you. At ito naman po ang numero ng hotline ng ating Philippine Embassy dito sa Japan. 0804928-7979. 0804928-7979.